umaga po sa inyo lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Mirna Delgado and family, Rigacho family, Panlaki family, Dorado family, Lydia Cascasan and family, Gillette Yupanco, Angela Ricafrente and family, Cervantes family, Rigodon family, Leonida Patrolia and family, Pilar Sita, Michelle Vargas, Mrs. Edita Tolentino, Darren Andrem Aceveda, Aceveda family, Efren Alcober and family, at Veronica Rivas and family. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Rekla, Jasmine Sebeldia Lim, Catalina Alba, Mardi Agdarab, Raquel Ricablanca, Leia Rose, Eduardo Salido, Ramona Nales Lim, Raquel Crame, Emmanuel Veno, Emmaline Tamayo, Romeo Rigacho Jr., Betty Ong, Feni and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Armelo Gabriel, Teddy Neil Baguio, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modesto Bilbaeno, Bernardo and Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Emilia Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Vito Agan, Gian and Arlene Villanueva, Solomon Parana Sr., Elio Estelita, Ruth Charles T., Mila Binigno, Nathaniel Paulo, Aljon Gerald James, Raon Raon Family, Balieser Family, Erlinda Liwag, Alejandro Herrera, Emma Alising, Rowena Luna, Daniele Guenelas, Josephine D. Guzman, Marcelino Basco, Telma Vitirbo, Leonora Villaruel, Violeta Marisa, Zia Angela Cachedo, Annabeth Luce, Kyle De La Cruz, Ignacio Abier, Vilma Arroyo, Marcelina Dayanan, Lay Iranista, Angelito San Gabriel Acompanyado, Aurora Agudo, Mari Caravaggio, Erlinda Alberto, Melesio Bolong, Melda Sumagpao, Eufemia Poblete, Aurora Guzman, Wilma Domingo, Judith Denise, Cristuta Davis, Abby Beris, Violeta Samio, Elsa Punteres, Jonathan Agravante, Samantha Cuadro, Jerry Legaspi, Esther Maranan, Nathan Mendoza, Zib Quasay, Melchor Gadi, Alex Quirante, Natalie Pineda, Enrique Alfaro at Ronnie Diploma. Natatanging kailingan nila Francis and Philip Molina, Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Lydia Cascasan, Cecil Rigodon, Maria Teresdison, Rosalina Aguirre, Felisa Casamayor, JC Salonga, Remedios Fajardo Sebeldia, Nelita Labong, John Mark Ramirez, Jasper J. Roda, Irma Ramirez, Maria Orquidia and Sian Samson, Cora Claudio, Cecilia Rigodon, Len Borromeo, Nicole Casamayor, Raymond Agoot, Rodelio, Kit, and Rodolfo Quizon at Pristina Luna. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Rinaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Jovencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzalez, Edelberto Gonzalez, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odonte Castro, Father Eric Santos, Tony and Lona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Luis Tro Sr., Mariano Filomeno Sr., Brida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Nancy Estacio Sigiron, Wilfredo and Heidi Mariano, Virginia Marcelo, Luis Pedrino, Alfredo Lim, Lerida Magsaysay, Remy Hernandez, Victor and Carlito Lopez, Manuel, Monsignor Jamie Garcia Pisi, Bishop Cirilo and Mario Jr., Gary, Norma Indaya, Michael Rabino, Rosalie Ernesto Banting, Hinara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raimundo and Paulina Aragosa, Joel Bantaran, Erwin Bismanos,
Robert Milagros Rodolfo Arnold Santos Vicente Salvador Agaser Martina and Ronald Herrera Virginia Morente Mirna Renato Pedro Virginia Ortiz Lilian Salaysay Rinaldo and Rogelio Ricafrente Norma Pinto Crisanto Santos Jay Kendrick Michael Rubia Corazon Andres Federico Alejandro Lolita Lasaga Rowena Eleuterio, Joseph Cesar, Virginia Gian Josefero, Luisito Adoracion Romeo, Catherine Lorenzo Sardia Jr., Norma Ibanez Lorenzo Bunayon, Marcelino Manapol, Rosario Salvador Artemio, Rodolfo, Danilo Beatriz Romeo, Enrique Sani Amancio Sr., Rufino Ramirez, Consuelo Anchudoro Cordoba, Pepito Tatoy, Antonio Dayaw, Hill Kalina, Anghinina, Carl Michael Garde, Carlos Sr., Lucila, Tomas Larry, Rochelle Cabanayan. Isama rin po natin sa ating mga panalangin ang mga kaluluwa ng biktima ng sunog sa Carbajal Street, Binondo, Manila at ang mga kaluluwa ng dating naglilingkod sa ating simbahan. Lumuhod po ang lahat para sa Oratio Imperata. Oratio Imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito na tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad, dulot ng kalikasan, gayon din ang mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang nag-uudyo sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid, ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa pangapanahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo, nagawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz,
Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino. Ipanalangin mo kami. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nabalita kay Santa Maria at siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakapamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, na kami maging karapat-dapat sa mga pangako ni Yeso Kristong aming Panginoon. Manalangin tayo, Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya. At yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Yeso Kristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Yeso Kristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa tigbanal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverend Father Douglas Libadong. May hiling magtipon, awitan ng Panginoon sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan walang sawang purihin ang puon nating mahabagin. Bayan ni sayaw ang damdamin, kandili niya'y ating awitin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-aisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Ignacio ng Antioquia, isang obispo at martir. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos
Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang banal na katawang sambayanan mo ay iyong binibigyang kagandahan sa pagpapahayag ng pananampalataya ng mga martir mong mahal, ang ipinagdiriwang ngayong pagkatampok sa pagpapakasakit ni San Ignacio ang kadakila ay dito na kami, ay magpalakas nawa ng aming loob palagi sa bawat saglit sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo sa taga-Efeso, mula kay Pablo na naging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, sa mga kapatid na nasa Efeso at tapat na namumuhay kay Kristo Jesus, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama na ating Panginoong Heso Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago panilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Yeso Kristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan. At sa gayoy, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan na tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo pagdating ng takdang panahon. Ang panukalang ito ay pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas tayo pong lahat. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat iyong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyong hangad na tagumpay. Tugon. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito, siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Tugon. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig niya ay wagas.
ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, iyaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Tugon. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig iyaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Tugon. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tumayo ang lahat. Alleluia, Alleluia, Ikaw, Panginoon, ang sandaan, ang buhay at ang katotohanan. Alleluia! Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Kawawa kayo. Ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang. Sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga yaon. Dahil dito'y sinabi rin ang karunungan ng Diyos, Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ang iba. Sa gayoy lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta buhat ng itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng damba ng sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo mga dalubhasa sa kautusan sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, inahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuliksa na siya ng mga iskriba at ng mga pariseyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng 28 linggo sa karaniwang panahon at kapisahan ni San Ignacio ng Antioquia. Sa unang pagbasa, sa pagsisimula ng panibagong sulat ni San Pablo sa mga tao doon sa Efeso, ang nilalaman ng kanyang unang bahagi ng kanyang sulat ay puro pagpapasalamat sa Diyos dahil sa Panginoong Jesucristo. Na siyang nagkaroon ng lakas ng loob para ituwid ang mga maling nagiging kalakaran, paniniwala ng mga tao noon. Kaya nga sa Ebanghelyo, narinig natin na ito na rin yung huling bahagi na si Jesus ay naroon sa bahay ng isang pariseyo. Maalala niyo po, no, nung Lunes, siya ay inanyayahan na kumain sa isang bahay ng isang pariseyo at nandoon din yung iba pang mga kilalang personalidad at hindi lang pariseyo, mga iskriba at mga bihasa sa kautusan. Kung i-imagine lang natin yung senaryo, no? Halimbawa kung ikaw po ay nandoon yung mga malalaking tao, mga kilalang tao at kinatatakutan din ng mga tao. Ano kaya ang magiging
behavior mo? Ano kaya ang magiging pagkilos mo? Tatameme ka kaya dahil nandoon sila? O maninindigan ka sa kung ano yung itinuturo ng Panginoong Diyos na dapat na ipinapahayag? Kasi ito yung ginawa ni Jesus. Una, sinita siya tungkol sa hindi paghuhugas ng kanyang kamay. At doon niya na sinimulan para ituwid ang mga ipinapatupad ng mga Pariseo at mga may kaalaman sa kautusan, sa batas. Hinambing sila na para silang mga libingan mapuputi sa, no, sa labas. At katulad din ang sinasabi, no, na mahilig sila na lumakad sa maraming tao na pinagtitinginan, pinagpupugayan. Hindi ito pinanginian o pinagdalawang isip na sabihin at ipahayag ni Jesus. Hindi para sila ay awayin, hindi para sila pahiyain, kundi sila ay para magising sa katotohanan upang magkaroon pa ng pagkakataon na mailigtas pa sila. Kaya nga, ngayon, no, siguro maganda rin na mapagnilayan natin ito at mapagdasalan na kung sakasakali na tayo po ay magkakaroon ng pagkakataon, nawa mas maging matapang din tayo. Halimbawa lang po, nararihan ng mga tatakbong manunungkulan ng lingkod bayan. Sasabihin mo ba ng totoo kung ano ang hinaing mo? O tatahimik ka lang din? Makikipalakpak ka? O makikikaway ka? O maghihintay ka din na abutan? Ipaparating mo ba na kung ano nangyayari sa kalye, sa barangay? Ipaparating mo ba yan? Kung paano, bakit ang traffic hindi nila maayos, hindi masolusyonan? Bakit hindi mabigyan ng mga pangangailangan ang bawat distrito? Sa bawat patawag nila, 1,000, mababa ng 1,000 na sa lahat ng dumadalo. So may pera. Pero kaya mo bang sabihin yon? O makikisabay ka na lang sa agos? Kasi malaking tao yan, kilalang tao yan eh. So nasaan na yung ating pananampalataya kapag ganyan ang nangyayari? Matatakot ka rin ba? O sasamantalahin mo na makikiisa ka na lang kasi malakas yan. Pwede tayong maging kapit. Pwede tayong kumapit dyan na makaka-request tayo, hindi tayo pahihindian. Paano kaya? Ito ang ginawa ni Jesus. Hindi natakot si Jesus. Kahit na ngayon, sabi nga dito, no, hindi kasi nila nakuha si Jesus. Kaya ngayon, tinutulig sana nila si Jesus at tinatanong ng tinatanong, hinahanapan kung paano siya masisira. Pero hindi ito, kumbaga hindi ito ang magiging hadlang para huminto si Jesus na magpahayag ng mabuting balita. Sana lang din kung magkaroon tayo ng pagkakataon na makaharap natin ang mga kinauukulan, nawa ipahayag din natin ang kung ano ang nararapat nilang marinig. Amen. Hilingin natin sa Panginoon na maging makatotohanan tayo sa ating mga gawain. Ang ating itutugon, Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Sa ating buhay bilang bahagi ng bayan ng Diyos, naway magampanan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa ating palagiang pagsaksi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Atinawang maiwasang gawin ang mga bagay na nakiayon o pakikipagkitan tao lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo.
iyong mga pinanghihinaan ng loob dahil sa ating hindi naging magandang ugali at pakikitungo, naway manumbalik sa pagsisimba sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa dinaranas nilang mga pagsubok at paghihirap, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga yumao na sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Nawawit ko lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Sa'yo buong puso kong inaalay sa'yo. Oh Diyos, oh Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Para lamang sa'yong kaluwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng tapat na pagsamba sa iyo na tumanggap kay San Ignacio bilang trigo ni Kristo at tinampay na dalisay sa pagtitiis niyang maging martir mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Ignacio ay parangalan, siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya ay mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kalitasan, pinagpalang na palito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kalitasan. Ama
naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Alberto na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Amen.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa tinapay mong bigay, ngayong kapanganakan ni San Ignacio sa kalangitan, ay magkamit nawa ng iyong lakas para maging Kristiyano sa turing at gawain. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang.
lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapit.